So ayan mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa loop natin. Ayan, nabali ngayong araw, nandito ulit tayo sa Flyers loop natin dahil bibigyan ko kayo ng update dun sa mga ibon na ginamot natin kahapon sa sakit na one eye cold. So bali kahapon nga, pinakita ko sa inyo yung mga ibon natin na tinamaan ng one eye cold, talagang mga namagayong mata nila at nagluluha. Kaya ayun, pinatakan natin nung pamatak natin sa mata, saka binigyan na rin natin ng antibiotic para nga yung mga ibon gumaling din kaagad at wag nang lumala pa yung sakit nila. So ngayong araw, pangalawang araw ng gamutan natin dun sa mga ibon na ginamot natin kahapon. So tingnan natin kung ano yung naging update sa mga ibon natin, kung gumanda ba yung lagay ng kondisyon nila ngayon. So ito yung mga pang-nurt natin, ayan si Lowe. So dapat nga, training nila ngayon para sa third club training. Kaso nga hindi natin kinarga yung mga ibon dahil ginamot lang muna natin sila at iniwasan natin na ma-stress yung mga ibon. Para nang sa ganun nga, gumaling yung mga sakit nila. Ayan. So ngayon, tingnan natin yung mga ibon natin ngayon, tingnan natin kung ano yung kalagayan nila. So bale yan, ito yung mga pang-nurt nga natin na ginamot natin kahapon. So hindi naman lahat, yung mga ilan-ilan lang sa kanila. Dahil nakita nga natin na mga namagayong mata nila at mga nagluluha dahil nga sa eye cold. Ayan. So ngayon, sa naobserbahan ko sa mga ibon natin na medyo okay-okay na yung pakiramdam nila ngayon. Yung mata nila hindi na rin masyadong namamaga at nagluluha. Pero syempre, tinutuloy ko pa rin yung paggamot sa mga ibon para nang sa ganun. Pag gumaling yung sakit nila, hindi na sila balikan. So iniiwasan ko nga na lumala yung sakit nitong mga pang-nurt natin dahil nga kasalukuyan nasa training na sila ngayon. Kung hahaba ng husto yung gamutan natin dito sa mga ibon natin, makakaiwanan na sila. Kaya ngayon pa lang, inaagapan na natin. So, ayan, tignan natin yung mga ibon natin. So, kahapon, ito, isa to sa mga ibon natin na may malalang eye cold. Ayan, no? So, yung kabilang mata niya ang may malalang eye cold. Ayan, no? Pero ngayon, okay-okay na. Hindi naman na masyadong namamaga at hindi na rin namamasa. So, nagamot ko na siya kahapon. Saka kanina, bago tayo mag-vlog ngayon, binigyan ko na sila ng gamot para hindi naman na ma-stress masyado yung mga ibon. Ayan. Tapos ito rin. Isa rin to sa mga pinataka natin kahapon. At okay-okay naman na siya ngayon. Tapos, nasan pa ba ito? Ayan. Itong black check white light. Yung isang mata niya kahapon, namamaga at nagluluha. Pero ngayon, okay-okay na rin naman na. Saka ito. Ayan, yung kapatid niya. Ayan, ganun din yung kahapon, namamaga ang mata at nagluluha. Pero ngayon, okay-okay naman na. So, ganun din yung iba, yung ibang ginamot natin kahapon. Okay-okay na yung lagay nung ano nila ngayon nung mata. Hindi na nga masyado nagmamaga at nagluluha. So, sana lang magtuloy-tuloy na yung pagaling ng mga ibon natin. Ayan, para maikarga na ulit natin sila sa training. Pero ayun, sa makikita ko sa mga ibon natin, talagang may iniinda sila. So kahit na nga ganung ano, medyo umukay-okay yung pakiramdam nila, maobserbahan ko pa rin sa kanila na iniinda nila kahit papaano yung ano, yung sakit na one eye cold. So ito, isa din to sa malalaang eye cold kahapon. Ayun oh. Ngayon medyo magapay mata niya. Sa kanilang lahat, ito yung may pinakamalalang one eye cold. Ayan. So, sana gumaling na rin agad itong mga ibon natin. Ayan. Pati ata itong isang nakaano natin. No? Naka-derby ng summer. Mukhang tatamaan din ng one eye cold. Pipikit-pikit yung isang mata. Ayan. So, dito kasi siya nakalagay. Hindi ko siya sinasama dito sa allbird natin na live. Dahil itong allbird natin, inaaway niya yung isang ibon na pang summer natin pag sinasama ko sa kanila. Kasi nga, ayan, medyo naghahabol siya dun sa asawa niya. So, yung allbird natin na pang summer, nag-iisa nating live, okay naman yung kondisyon niya kahit paano. Kumpara natin dun sa preparation natin nung tip-flap, ngayon, mas okay yung kondisyon niya. Ayan, no? So, yung droppings niya, hindi pa rin ganun kaganda. Ayan, no? So, ayan, kanyang droppings yung medyo basa na yan. Dahil yung droppings ng asawa niya, okay, maganda. Sa kanilang dalawa nga, ang naobserbahan ko lang na hindi maganda ang droppings, dito lang sa panlaban natin na yan. Pero hindi kagaya nung nakaraan, nung piplap na talagang tubig ang droppings niya. Pero ngayon, okay naman. Ayan. So, ayun. Ayun yung update ko sa inyo dito sa mga ibon natin dito sa Flyers Loop. Tapos, dun tayo sa breeder run. Dahil update ko kayo sa mga breeder natin na nakasalang. So, may mga paitlog na tayo dun. Tignan natin kung ano yung mga kung sino-sino yung mga nagitlogan na natin breeder dun.
So ayan mga utol, nandito tayo sa breeder run natin. At ayan, nagpakain muna tayo ng mga ibon natin dahil hapon na rin naman na. Ayan sila mga nagsisikain. So yun, pakita ko sa inyo. Ito yung may mga inakay nating breeder, yung mga ano natin. Habol natin ng pang-south, yung mga nagpasingsing sa atin. Ayan. Tapos ito, dalawa dito. K747 sa K115, so pang-summer natin to. Ito yung ano natin. Bali, magiging first batch ng summer natin, dalawang young bird nila. Ayan. Tapos dito, ayan, oh. So isa sa mga pasingsing natin, ito, oh, malaki na rin. Tapos dito, dalawa. At medyo malaki na rin. Tapos dito kay Macbullet, ayan, yung itlog nila noong nakaraan, parehas, hindi nagtuloy. Kaya ngayon, pinag-itlog ulit natin ang panibago kay Macbullet. Tapos dito, sa tatay ni 502, sa nanay ni 115, ito meron na rin silang itlog. Ayan. So nung nakaraan, wala pang itlog tong mga to nung nakita ninyo, pero ngayon meron na. So ganun din yung mga isinalang nating iba. Lahat na to may itlog na. Ayan, kay 777 saka tatay ni 115, ito meron na itlog, dalawa na dyan. Tapos dito kay 715 saka kay 502, meron na rin dalawa. Ayan. So nasilip ko na rin yung mga itlog nila, mga nag-fertile naman na. So kaya sana mabuhay lahat ng mga na-produce nilang itlog. Tapos dito sa tatay ni 715, nanay ni 116, meron na rin dalawang itlog. Ayan. Tapos dito, nanay ni 502, meron na rin dalawa. Tapos yung mga inbreed natin, ayan, oh, mga nakabaklas na sila. So yung inbreed natin sa kay Maamo, may itlog na, nailipat na natin dito sa yaya natin din. Eh. Tapos dito naman sa tatay ni Macbullet, hindi ito nag-itlog, binaklas ko dahil itong tatay ni Macbullet, nagkaroon ng sipon, kaya ginagamot muna natin. Hindi ko na tinuloy yung salang natin dito. Ginamot muna natin itong ano nila, tatay nila Macbullet. So pag gumaling, na-condition natin, saka ako na lang ulit sasalang yung inbreed dito. Tapos ito sanang yaya natin dito sa inbreed ng tatay ni Macbullet. Tinuloy ko na yung itlog nila. So yung itlog na nilimliman nila, sa kanila na talaga yan. So ano na rin natin, gagawin na rin natin pang summer. Ayan, meron na rin dalawang itlog dyan. Tapos dito sa dalawang banding brook natin, Luis Chiu at Melchor Galutera, ayan, meron na rin dalawang itlog. Ayan, oh. Tapos ito yung panghuli natin. Ito yung line ni 777. Ayan, oh, meron na rin silang dalawang itlog. So yun nga, lahat na nung sinalang natin na pang summer natin, may tiga-tigalawang itlog na. So sana mabuhay yung mga karamihan. Sana karamihan nung initlog nila ngayon mabuhay, para naman hindi tayo mahirapan sa pagbibreed ng mga pang-summer natin. Hindi tayo maghabol-habol. Sana makuha natin sa isang clutch lang yung 15 singsing na pang-summer natin. Maisuksok agad natin para hindi tayo mahirapan magturo ng mga inakay, para sabay-sabay natin tuturuan tong mga ano natin, mga young bird natin. Tapos dito pala, ayun, no? Malaki na yung inakay nila. Ano to? Pasingsing lang to. Ayan, naka-MacArthur siya na south. Tapos ngayon, mayroong second clutch. Baka hindi ko na ituloy. Baka baklasin ko na tong pairing na yan. So, hintayin ko lang lumaki pa ng gusto yung young bird nila. At pabaklasin ko na rin yan. Ayan. So, ayan. Ito yung update natin dito sa mga breeder natin. Sana nga makapag-produce tayo ng mga healthing inakay sa mga breeder natin na to. Kahit na ganito yung panahon. So, sa totoo niyan, sa mga ganitong season, off-season na to ng breeding . Kaso, ayun nga, ngayon pa lang tayo nagkasal ng pang-summer natin at kasalukuyan, nag-itlogan pa lang sila. At ayan, sana nga, makapag-produce tayo ng mga healthy young bird dito sa mga sinalang nating breeder natin. Ayan. So, bali yun lang yung update natin dito sa vlog natin ito. So ayun mga utol, bago natin tapusin ang tuluyan tong video natin. So gusto ko lang i-shoutout si Jer Oni, mga Lobnan. So shoutout sa iyo Jer. At sana pala rin tayo sa final lap derby ng BDC. Makapagpaklak sana tayo. So good luck sa atin. Sana swertihin tayo sa final lap derby. At shoutout din kay Sir Arca Makapagal ng San Simon, Pampanga. So shoutout sa iyo Sir. Maraming salamat po. At yun lang mga utol. Hanggang dito na lang tong video natin. Maraming salamat sa panonood.